nagsaksak at nalilikom sa sariling dugo. Alex! Punta rito! Ricky! Ganito natagpuan ng kanyang mga kasamahan ang 55 years old na si Ricky Dasco sa hallway ng binabantayang eskwelahan sa Maynila. Bukod dito sa leeg, sa pahinga niya ang tama? Sa likod. Madaling araw nangyari yan, sir. So medyo pahintir-tiyat. Ay, ago. Pahintir-tiyat. Halos pagsakloban ng langit ang anak ni Ricky na itinago namin sa pangalang Jamie nang makita ang malagim na sinapit ng ama. Akala ko po kasi ordinaryong aksidente lang kasi ang sakit niya po is yung tuhod niya. Mahina po yung tuhod niya. So akala ko po habang naglilinis, nadulas o anuman. Pero nung pag-ano ko po ng gate... Tay! Tay! Ano po nangyari sa tatay ko? Yun po. Nakita ko na po na madaming pulis. So iba na po yung naging kaba ng dibdib ko po. Tay! Kung bakit po nangyari sa papa ko, bakit siya pa sa dami-dami ng masasamang tao na naman pong ginagawang masama yung tatay. Iniintay namin siya. Iniintay namin siya ang manubuwi eh. Yung papa ko po kasi napakamaalalahanin po niya. Yung tipong isusubo niya na lang po. Iisipin niya pa po kami dito sa bahay. Kailangan hati-hati po. Kailangan si ganito meron, si ganito meron. Saka po yung pakikipaglaro niya po sa apo niya. So yun po. Tuwing ano po, lagi silang nag-aarutan. Tuwing umadating po siya na nandito yung apo niya. Itinuring ng mga polis na person of interest sa krimen ang kapwa administrative aide Ricky na si alias Alex. Ikaw ba yung Alex? Ikaw daw yung kasama ng biktima na nagro-ronda dito. Sigurado ka bang wala kang narinig na sigaw? Siya lamang kasi ang kasama ni Ricky sa loob ng eskwelahan noong madaling araw ng August 7. Doon po sir sa ating pong initial investigation, meron po ba tayong mga naging person of interest? Yes sir, meron po. Kasi po, ang duty that time, noong ang kasama po ng biktima natin sa loob ng eskwelahan ay yung isang kapwa niya, security guard. No? Itong security guard, meron din silang hindi pagkakaunawaan at hindi rin sila nag-uusap, hindi sila ganung magka-close. Kataka-taka rin para sa mga investigador na hindi man lamang daw narinig ni Alex ang naganap na krimen. Benson, check natin yung CCTV sa labas na kamay natin. Sir, yung sinasabi si Mami, nakulit kay Alex.